So, yan yung dalawang pa ako, guys. Ipapakita ko naman yung aking mga spider fins. So, ayan sila. Meron silang kulay violet and green. So, dalawang pa ako, guys. Meron sa hita at dun sa my legs. Welcome back again to my channel. So, for today's video, guys, pag-uusapan naman natin yung varicose veins. So, ano nga ba yung varicose veins and saan nakukuha to at paano nakukuha to? So, yung varicose veins, guys, ito yung mga ugat sa ating paa. Ito yung merong irregular circulation of blood na kung saan na-trap yung dugo dun sa may ugat, kaya nagkakaroon to ng pamamaga. So, meron dalawang klase ng varicose veins, guys. Ito yung varicose veins mismo and spider vein. Na kung saan yung sa amin, guys, ay ganun. Yung sa akin ay spider vein. So, ano nga ba yung mga factors na kailangan natin i-consider para magkaroon ng varicose veins or spider veins? So, una sa akin, yung first sa akin talaga is family history. So, yung sa amin, guys, apat kami na babae sa pamilya, lahat kami meron. Kasi, yung tatay namin, meron siya. Kung paano nyo nakita yung sa aking spider veins, ganun din yung sa tatay ko. So, namana namin lahat, guys, kami magkakapatid na apat, yung varicose veins ni tatay. So, number one factor sa amin, yung hereditary or genetics. So, pangalawa is yung pagbubuntis. So, karaniwan sa ating mga kababaihan, guys, dahil pag nagbubuntis ka, merong hormonal changes, so nagkakaroon tayo ng spider veins or varicose veins at yung pag-ire. So, nagiging factors din yun, guys, yung pag-ire. Then, pangatlo is yung edad. And then, pang-apat, yung matagal na pagkatayo and pagkaupo. So, pag matagal kang nakaupo, guys, so, kailangan tumayo ka rin at least 5 minutes or 10 minutes and then lakad-lakad ka muna para yung circulation ng dugo mo is aakit siya pataas. Kasi, pag yung paa mo is nakatayo or nakaupo, yung dugo mo is talagang nandun lang siya sa baba. And then, pang-apat yung pagkataba or obese, so, nakukuha din natin to dahil nga sa sobrang katabaan, hindi na nakakayanan pa ng ating mga paa, kaya yung daloy ng dugo is hindi na siya gaano magsisirculate. And then, yung last is yung constipation. So, yung pag-ire, irregular bowel movement. So, factors dito ng pagkakaroon ng varicose veins. So, ano nga ba yung mga symptoms ng pagkakaroon ng varicose veins? Ito yung cramping, heavy feet, painful, swelling, and then tired feet. So, ito yung mga simptomas, guys. Minsan kasi, yung varicose veins, guys, pag malamig, masakit talaga siya. And makati siya pag minsan. So, kung minsan sa akin, yung varicose veins ko dito sa may, or spider veins ko dito sa may side, minsan nangangati. And pag malamig talaga, masakit yung paa ko pag malamig. And yun na nga, pag matagal na akong nakatayo, so parang ang bigat-bigat na ng paa ko. Parang hindi ko na siya maihakbang pa. So, ganun yung feeling ko. And then, guys, ano naman yung gamutan pag meron kang varicose veins? So, una, elevate your feet at home. So, kailangan, pag nakahiga ka na, itaas mo yung paa mo. Hindi mo naman kailangan idikit sa dingding yung dalawang paa. At least, i-elevate mo lang dun sa pagkakahiga mo. And then, pangalawa is lose weight. So, kailangan mag-exercise ka para maging balanse yung bigat ng katawan mo. And then, don't wear heels or high heels.
So, kailangan magsuot ka lang yung comfortable shoes. Kasi yung pagsusot ng high heels, guys, is factors din ito ng pagkakaroon ng varicose veins. And then, lastly, wear compression stockings. So, yung compression stockings nito, guys, is nagpre-prevent siya para maiwasan natin yung varicose veins. So, ito yung hindi siya pangkaraniwang stockings na kagaya ng nabibili natin sa may labas na manipis na sinusuot siya during halimbawa, yung may occasion, ito, makapal siya na stockings at mahigpit siya. So, ito yung tinatawag natin compression stockings. So, nabibili siya sa may drugstores. Alam ko, Watson, Manson, Mercury, ganun. So, yun yung pinaka treatment, guys, para maiwasan natin yung varicose veins. So, yung treatment naman, guys, sa spider veins and varicose veins is magkaiba sila. So, yung spider veins, guys, yung treatment niya is pwede siyang laser treatment. And yung varicose veins, ito yung matataba na parang bituka ng manok. Ito yung sclerotherapy. So, yun yung treatment nun. Pero, if ever na makikita ka na daw na varicose veins sa inyong katawan or nagkaroon ka na ng symptoms ng varicose veins, pwede ka raw pumunta sa mga phlebologist. Yung mga phlebologist, guys, ito yung mga doktor na espesyalista sa mga varicose veins. So, yun lang, guys. And sana may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. And mahirap magkaroon ng varicose veins. Yung iba, guys, hindi na sila makapagsuot ng short. So, as in, tinatago na lang nila yung kanilang paa sa pagsuot ng mahaba, jeans, ganyan. Pero ako, guys, nagsushort pa din. So, I don't care kung ano man yung, kung sabihan man nila ako na meron akong varicose veins, I don't care. Basta magsushort ako. So, oh, wow! Guys, and sana nga may natutunan kayo sa aking vlog ngayon and sana nakatulong ako sa aking vlog ngayon. And that will end my vlog, guys. So, yung hindi pa mo nakapag-subscribe, please do subscribe, click like, and share, and thank you for watching. Bye!